Thankful naman ang actor-director na si Ice Segura sa mainit na suporta ng fans sa kakasimula pa lang na ultimate drag show series, ang Drag You and Me. Ang Drag You and Me ay pinangungunahan ni Andrea Brillantes na gumaganap na anak ng karakter ni Ice bilang isang trans man mother. In a CinemaNews exclusive, ibinahagi ni Ice how he feels thankful na maging bahagi ng show na sumasalamin sa buhay ng LGBTQIA+ community. Actually, sobrang excited ako because it's been a while since I had an acting role. The last was, kung di ako nagkakamali, was Be Careful With My Heart, which was, my gosh, napakatagal ng panahon, di ba? And happy ako because sa pagbalik ko sa TV, may kita mo talaga na ang laki na ng ibinago ng landscape in terms of acceptance para sa LGBT community. I mean, the show itself, Drag You and Me, is about that. It's about the community and, you know, how families are within the community. And it's a story about love. It's a story about relationships and how we encounter challenges. But despite of it, di ba, nilalampasan mo yon. And nakakatuwa because I was tapped to be part of this. Well, I played the father because I'm a trans man. I played the father of Blythe, no, of Andrea Brillantes. Pero syempre, ako yung nagluwal sa kanya. So, and ang partner ko dito ay si Romnick Charmenta, who's playing a gay man. So, may kita mo, no, yung palang the very intricate relationships of the different colors of the spectrum is, kumbaga, nakikita natin dito sa Drag You and Me. So, happy ako. Sobrang happy ako at excited ako na kasama ako dito. Ayon kay Ice na huling napanood sa successful kapamilya series na Be Careful With My Heart noong 2012 bilang si Kute, hindi naging mahirap ang kanyang pagbabalik acting sa Drag You and Me. I started acting when I was 3. So alam mo yun, parang being in front of the camera is second nature to me. Whether it be acting or singing, ganyan. As long as for me it's work, then kaya siya, madali na siya. And nakakatuwa rin because siguro what makes me feel very comfortable in a set is yung mga kasamahan ko sa trabaho. And I'm very comfortable, you know, working with Kuya Romnick. It's my first time to work with Blythe, but I'm really impressed with her. You know, she knows her thing. She knows her stuff. Alam mo, for such a very young actress, alam niya kung anong character niya. Alam niya, ultimo continuation ng anything niya, damit or props or whatever, she knows it. So nakakatuwa. And of course, John Santos na isang hinahangaan din na icon ng community natin. At ang sarap lang kasi, you know, kapag kasama mo yung mga ganong klase, mga artista na mapagbigay, alam mo yon, yung mapagbigay sa eksena, parang hindi ka umaarte, parang normal sa buhay. So hindi ako nahirapan at all. Usap-usapan rin ang kissing scene niya with Romnick Charmenta, who plays the father of Andrea in the series. Di ako nahirapang pagandaan because, so, di ba, I play a character. I'm an actor, I play a character. And sa serya namin na yun, asawa ko siya, si Romnick. So, hindi siya mahirap. Mapalalaki ang babae, uno pa man, if it's required of my character to do such a thing. And of course, asawa ko nga siya, it's showing love, then I will do it. Dahil sa kissing scene, isa ring tanong kay Ice kung paano nga ba siya nag-prepare for the role at ano bang reaksyon ng kanyang misis na si Liza Dino. Anong paghahanda? Wala. Hindi nga ako nag-toothbrush bago gawin yun eh. As is where is. although, hindi ko na paalam sa asawa ko. Nasabi ko sa kanya nung tapos na. So, sabi ko, ay nga pala love. Sabi ko, may kissing scene kami ni Kuya Romnick. Ano? Sabi niya ganun, pero inaasar niya ako. Wow, grabe, kung may kissing scene ka na, talaga, may kissing scene ka na. Sabi ko, tigilan mo nga ako, mas grabe yung mga eksena mo, ha? Sabi ko ganun sa kanya. So, wala naman, walang issue kay Liza because she's an actress, a very good actress as well. So, she knows that it's part of our job. Yeah. At safe siya kay Romnick. So I'm inviting everyone to please catch Drag You and Me sa iWant TFC. My gosh, guys, you will love this show because
it's not just about family, but it's also fun. It's also exciting. Halo-halo, completos recados yung show na yan. So please catch it. I Want TFC, Drag You and Me, starting June 2. This week, ABS-CBN and GMA and VIEW's groundbreaking historic collaboration Unbreak My Heart officially goes on air on different platforms. On GMA, TFC, I Want TFC, GMA Pinoy TV, and VIEW Philippines, and became the number one trending topic in the country, earning high praises for the stories, scenes, actors' performances, and the beauty of Switzerland. Unbreak My Heart follows the story of Rose, played by Jodie Santamaria, who is searching for her husband and daughter that she abandoned years ago. One fan said, quote, "A very distinct story, cinematography, texture, and music. Looking forward to this amazing show." Another comment on Joshua and Jodie's tandem saying, quote, "This scene, grabe, they really did well when they casted Jodie Santamaria as Rose and Joshua Garcia as Renz. Their overflowing chemistry is unreal." Nag-translate din ang success sa ratings as Unbreak My Heart gained 6.9% compared to Dirty Linen with 4.9%. During the series MediaCon, ibinahagi ng lead stars na sina Jodie at Joshua along with Gabby Garcia and Richard Yap how proud they are of the project and that viewers can look forward to more intense scenes and encounters. Isa rin sa pinag-usapan at inabangan ay ang kissing scene na Jodie at Joshua, and this is what the actors had to say. Intimate scenes are the most difficult to do. It will require a certain level of vulnerability and trust from your scene partner and also from your director, yeah. Diba? From everyone na nandoon sa space na yun, doon sa set. Of course, as actors, we deliver what's required from us. Nagpapasalamat ako sa director and with Ate Jodie kasi sinagkatiwalaan niya ako to do that scene kasi parehas naming first time ginawa yung eksena ngayon, and sa tulong ng pagtitiwala niya and isa pag-direct ng director, naging mas madali. With all the big projects coming his way, we asked Joshua how he feels being called one of today's most sought-after leading men. Masaya ako kasi matagal ko hinintay itong nangyayari sa akin ngayon. Finally, hindi dito na ako ulit. We also asked him how he is enjoying single life now. Masaya ako ngayon. In love ako sa trabaho ko ngayon. Very in love. As for rumors that his ex-love team and ex-girlfriend Julia Barreto may be getting married soon, Joshua had this to say. Hindi ko alam, bago sa akin, ngayon ko lang narinig yan. Saan sila masaya? Support ako din. We also caught up with one of the stars of the series, Yula Valdez, and asked her how she feels about being reunited with Jodie. Anak siya ni Claudia doon. Magaling siya umake. Isa sa mga seryoso and pinagbubuti niya. Matalino kasi. Ang hindi mahihirapan ang tanong pag matalino, maraming walang kakatakutan yan. Walang kakatakutan. Yun ang strength niya. And speaking of co-actors, Yula shared a malditahan encounter with a young star. Meron dati, alam mo yun, yung dumating ka sa standby area, nag-uusap sila sa upuan, may kama, bigla sila lumipat doon, meaning yun ang pwesto nila. So napahinto lang ako na parang, okay, di dito lang ako. Ikaw yung nag-adjust. Oo, pero asan na sila ngayon? Wala na sila. For more videos and updates, just click here to subscribe. Laging kasama.